Hi, comments! It's me again. Nag-live selling kasi ako, and then I decided to do a bag review na dun sa mga hindi ko pa na pre-review. So, kanina, I did review the Longchamp Pliage Neo Clutch Bag. So, baka pag pinapanood nyo to, naka-up na yon or na-upload ko na yung review na yon. So, for today naman, I'll be doing a review about this bag from Lacoste. This one is flat crossover bag. If you like this bag, if you're eyeing for this, then you have to stay tuned until the end. Kasi pag-usapan natin yung features, what fits, measurements, and even a try-on. For now, I just want to say thank you for those of you who just recently subscribed and watched my latest episode. Thank you guys so much. And if you're new here, if we're meeting for the first time, hindi ka pa nakasubscribe, I do hope you click the subscribe and bell button para magkita tayo ulit sa susunod kong video. Diba? Ganon! So this one is Lacoste flat crossover bag or crossbody bag. I got this in color pastel. So meron siyang tag dito, nakalagay yung name na pastel flat crossover bag, and then polyvinyl chloride, yun yung material niya. And then meron siya ditong embroidered brand logo na Lacoste. It's also color pastel, as well as yung kanilang classic brand Lacoste na what I call this, pole. Yan. Wala, hindi mag-focus. Yan. And then top zip closer siya. Tapos ganyan lang siya, rectangular, ganyan. And then it has this crossbody strap. It's not removable, but you can adjust it. Hindi siya yung parang may butas, but you can slide it ganun para ma-adjust na siya. Tapos meron siyang D-rings both sides kung saan naka-attach yung kanyang crossbody. Plus meron to, it's not leather, pero I feel like it's PVC pa rin to. Yan. Both sides. At the back, no slip pocket or anything. Manipis lang siya. Pwede nga rin siyang clutch eh. Kung pwede lang i-remove yung kanyang strap. And then inside, maganda din kasi meron siyang brand lining na kalagay Lacoste. Yung inner niya white. Tapos meron siyang net. Yan, katulad dun sa mga tote bag. And then to, meron din. Pero instead of Lacoste, nakalagay yung crocodile. Mas maliit siya as compared dito. Yan. Silver hardware. Tapos meron siyang zipper pocket. And then yun, straightforward lang. Ganyan siya inside. And then meron siyang tag. Yung black. This one. I'm not sure if I provide ko yung price kanina, but I got this for 3,500. Nung nagpunta ko sa mall, chinek ko to kung magkano. Parang almost 5,000 siya. If I'm not mistaken, that's around 4,500 or 4,700 something. Basta close to 5,000. So, good thing nakuha ko siya ng mas mura. Now, in terms of measurements, for the length of this one, since maliit lang tong bag na to, let's go centimeter. Kasi si Lacoste din, mahilig sila sa centimeter. So, this one is 27. Height, it's 17.5. Dito, sa width niya, ayan, manipis lang siya. 1 centimeter lang talaga siya. And let's see kung ano yung mga magkakasya dito. So, what fits na portion, lagi ko namang sinasabi, binibigyan ko lang kayo ng idea. And tinatry kong mag-experiment kung ano yung mga pwedeng ilagay dito. So, this one is a regular notebook. Yes, kasha yung regular notebook kung sakaling may pupuntahan kayo, may sisingilin kayo, charat! O kaya nag-aaral kayo, ganyan, kailangan nyo ng notebook. Yes, kasha naman po siya dyan. But ito kasing notebook na to, manipis lang siya.
So, saktong-sakto siya. Pag makapal na kasi, syempre, you have to consider as well the width. This one is 1 cm lang. If you're gonna ask me if Kasha ang long wallet, yes, Kasha po ang long wallet from the looks of it. And eto na. Eto na talaga. Totoo, yes, Kasha na siya. At ganyan ang itsura niya sa loob. Try natin ilagay itong alcohol dito sa gilid. Also, small tissue, small wipes, or mini wipes rather, power bank, small perfume, and I don't have lipstick as of the moment, but kunyari, lipstick na lang tong liniment. Yeah, kasi wala akong lipstick dito na dun sa aking makeup kit. So, ganyan siya. Not the ideal setup inside of the bag kasi look. Yan. But, I think I can live with it. Ganyan. Naku-close pa rin naman siya, pero nakikita nyo, yan, bulky siya, diba? I would suggest not to use a long wallet. Kasi, ano na siya eh, mag-occupy na siya ng space. Like, lahat na nung 1 cm na ano niya na, naggamit niya na. So, kapag ganito, yan, yung mga small things, kaya, di ba? So, lagyan pa natin ng AirPods, key holder, syempre, kapag aalis ka, kailangan mo yan. Ball pen, yan. Press powder, pwede din. Oh, di ba? Perfect! Okay, now, try on. Para sa akin, I think you can do 3 ways on how to use this bag. First would be as a shoulder bag, ganyan. Yeah, that's the front view and then side view. So, very nice siya as a shoulder bag. Yan. Tapos, you can also do like long shoulder bag. Yan, di ba? Depende na lang siya sa preference nyo kung gano'ng kahaba, gano'ng kaikli, ganyan. So, yan. Short shoulder bag, then long shoulder bag. Kaya ako siya nasabing 3 ways. Okay? So, yan. Front view, and then side view. Yan, nice siya as a, ano, no? Long shoulder bag. Well, nice din naman siya as short shoulder bag. Now, as a cross body bag, ang nice lang kasi, wala kang, ano, limitation. I mean, you have the limitation, but what I'm trying to say is, as compared dun sa may mga butas na tawag dito, adjustment, diba? Yun, parang mas may limitation ka doon. So, this is how it looks naman as a crossbody bag. Very nice din. Front view, and then side view, diba? Last but not the least, my thoughts about this bag. Oh my God! Parang Longchamp and Lacoste na addict ako sa kanila ngayon. As you can see dito sa channel ko, parang Longchamp, tas Lacoste, diba? Well, even before naman, nung hindi pa ako nag-resell ng bags or wala pa akong YouTube, I like Lacoste na talaga. It just so happened na sometimes kapag nanawa na ako, kaya ako siya binibenta. Pero ngayon na nagre-review ako ng bags, nanghihinayang ako dun sa mga kakaibang Lacoste na ibenta ko before, kahit pre-love. Sana pala kinip ko na lang, diba? But anyway, ganun talaga. Sometimes, nasa huli talagang pagsisisi. Okay, first would be the color. You have variety, plenty of colors to choose from. Depende na lang sa preference nyo. Ito kasi, ang ganda lang kasi iba siya, kakaiba siya. Malamig siya sa mata. Light lang. Kaganda rin tong embroidered logo ng Lacoste dito. And super like ko talaga yung brand pull ng Lacoste. No, kakaiba talaga. In fairness naman, ever since the world began, hindi na nila pinalitan yan. Nagpapalit lang ng kulay. Ganyan. Tapos, I like also that the strap is adjustable. Kasi syempre, di ba, hindi naman tayo pare-pares ng height. At least, kahit matangkad ka or petite ka, magagamit mo tong bag na to. Na perfect yung, alam mo yon, yung haba, yung ikli, ganyan. Maliit siyang bag, but pwede pa rin tong pang harabas, pang araw-araw. Ganyan, kasi may ilalagay nyo pa rin naman yung daily essential nyo.
nice siya kasi kasha yung phone, kasha notebook, although yun nga lang, 1 centimeter lang siya. Sana ginawa naman lang 2 or 3, di ba? Pero kasi I get it, kasi pag malapad na, hindi na siya ganun kaganda pag nakita. I feel like ha, ang ganda lang nito, ito rin sa nagustuhan ko sa Lacoste, yung inner lining na nakalagay, yung name dito, yan. Kung ano yung color ng outer, yun yung kulay ng brand logo inside. Tapos, meron din siyang zipper pocket here, but I did not utilize it kasi feeling ko, pag nilagyan ko to, mag-share din sila ng space inside. So, para sa akin, wala rin siyang size. So, I'd rather use the main compartment na lang diretso. Kung lalagyan ko man yun, probably yung flat na items like my ID, ano pa ba, cards, yon. And I would suggest not to use a long wallet, instead mga small purse kasi hindi na magkakasya. The bag is lightweight and then nice siya as a crossbody short shoulder bag and even long shoulder bag. So very nice. Tapos pwede nga pangharabas, kasi sabi ko sa inyo, even yung white ko before, binabrush ko talaga siya ng soap. Yeah, so hindi siya ganun ka-sensitive. Siguro eventually, mga 10 years, ganun. Ito lang yung siguro magbabakbak or masisira. Pero ito, itong PVC, no. So there, nice kasi you can create different looks sa bag na to. Lacoste is also parang Longchamp din, affordable luxury and magandang brand talaga yung Lacoste. So you're paying talaga yung quality, may pangalan na talaga sila, kilala na talaga. So ganun talaga. Yun lang yung nasabi ko. But anyway, if you're gonna ask me if I'm going to recommend this, yes. Lalo na dun sa mga mommy na laging on the go, gusto lang walang arte, walang anek-anek sa bag, hindi makulay, or parang walang bling-bling sa bag, ay perfect sa kanila to. But of course, syempre yung kulay, pipilian din natin sila ng mga basic colors like black, navy blue, ganyan, brown, yon. Ganern. So that's it, pansit. That's the end of this video. Thank you so much for joining me. And kung nagustuhan mo tong video na to, bigyan mo naman ako ng thumbs up. And if you have any questions, feedback, or even request, utilize the comment section below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe before leaving. And yeah, I'll talk to you on my next vlog. Bye!